الحمد لله إن الحمد لله الذي بذكره ونطمئن القلوب الله سبحانه وتعالى يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلنا إلى يوم القيامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة ونصح الأمة وجاء الحق بهذه صلى الله عليه وسلم واعلموا أن أصدق الكلام كتاب الله وخير هدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته فقد فاز المتقون في الدنيا ولا سيما في الآخرة الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه او في بعض حديثه الصحيحه اتق الله حيثما كنت واتبع سيد الحسن تقوى وخالق الناس بخلق حسن او كما قال عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم ang pabuli at pasasalamat ay tanging nauulaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin at pasalamatan natin ng lubos ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala dinigri sa pangapagitan ng pag-alala sa kanya. لأجل ذكر تجمع من القلوب سبقت أن فكلالة الله سبحانه وتعالى أي تو أي نعم فقناقة أم لبوبا فارق الله سبحانه وتعالى شنابي الله سبحانه وتعالى ألا إني بباك ألا بذكر الله تجمع من القلوب فسورة الرحمن آيات الدين hindi ba nga ang pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nakakapanganat ng kalububan para kay Allah subhanahu wa ta'ala? Bala, ang pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay siya pinakamalaking nakakapanganat ng kalububan natin para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nabilang ito sa pananampalataya o pagsamba sa nag-iisang tagapaglingkha, which is ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa balik natin, sa siyan natin, sa balik natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na walang dapat o karapat dapat na sambahin liban na lang kay Allah subhanahu wa ta'ala
at si Muhammad ang anak ni Abdullah ay propeta at sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa nasabi ng sa panahon natin ngayon. Katagutan natin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi natin alalahanin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat yun ang dahilan na magkakaroon tayo ng sapat at tapos kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung saan siya kaalam upang may sagawa natin ang pananampalataya at sarma sa kanya. Huwag natin hayaan na tayo ay bawian ng buhay, na tayo ay alinis, tayo ay wala sa turo ng Islam. Hayaan natin na mayroon sa pinagkain ng buhay na tayo ay napalungkot sa mga tao na wala na ay nakalimang ng matusang. Mga kapatid, paulang sa paalaman sa Islam. Sa oras na ito, ating tatalakayin ang tinatawag na al-Tahdhir amma yushghilu an dhikrillahi subhanahu wa ta'ala. Babala, mga kabilang sa babala ng Allah subhanahu wa ta'ala amma yushghilu ang dinilay subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na kung saan ating inaasaya para sa mga mga bagay at hindi para sa mga bagay subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat al-Munafiqun, ba'd a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, ya ayyuhalladhina ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الآية ito sa سورة المنافقون sa verse 9 sa malapit na kahulugan na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala siya ay nagbabala sa mga tao ang tunay na sumasampalataya sa kanya, sa mga tao ang mga mukmin. Sabi niya Allah, ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga tao, tunay na niwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at naniwala sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa sallam. La tulhikum amwalukum wa la awladukum. Sabi niya Allah, o kayong mga tao, tunay na mananampalataya. Huwag ang inyong hayaan na ang inyong mga yaman at ang mga anak. Huwag ang hayaan ang inyong mga kayamanan at ang inyong mga anak ay siyang magiging dahilan na makapaglilihis sa inyo mula sa pinalagas. Mula sa religion ng Islam, na religion ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat alam natin mga kapatid, paulang subhanahu wa ta'ala, mundong iwago na ito, na palukog dito ang kayamanan at ang anak ko pabibigyan. Na kung sa atin ang may ginawa lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala na palakotin ng mundong ibabaw na ito upang tayo sumunin. Kung makakalinis na tayo, mawawala pa tayo sa kanyang nilandas. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa surat al-Ahzab, ba'da hudu billahi min ash-shaytanir rajim, inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sa malapit na kahulugan na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katiyagan, aming ipinagkaloob, aming nalibha, ang anumang kalamuti ng mundong ibabaw na ito, liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala, upang kayo ay sumunin kung sino man sa inyo ang gagawa ng kabutihan pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ito ba
Walang muli na kundong ibabaw nito, ito ba ay maling na ilang na kayo ay malilihim sa ngayon na lagdas? O hindi. So yun ay isang pagsukong ng Allah sa mga kaya mga kapatid, magulang sa mga kapatid ko sila. Yung dalawang panawagan ng Allah sa mga kapatid bilang paingat sa atin, una ay ang aking mga yaman, ang aking kayamanan dito sa kundong ibabaw nito. Pangalawa, ay ating mga anak, ating pamilya, na huwag-huwag natin hayaan na ito ang maging dahilan na tayo ay malihis sa Diyos na Diyos. Huwag-huwag natin hayaan na ito ang magiging sanhi, magiging dahilan na makalimutan natin ang nag-iisang kalapagringha, na nag-iisang nagpahirap sa iyo, nagbigay sa iyo, nagbigay sa iyo, nagbigay sa iyo ng masayang pati ngayon si Allah subhanahu wa ta'ala. La alikum awalam wa la alikum an zikrillah. Wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Sapagkat sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa wala pitong kahulugan, parang ng aya, parang ng verse, wa may yaf'al at kung sino man ang siyang gagawa, paulaan ang mga kasarunod katiyakan ay sila ay kamahilan sa mga taong talunan. Ibig sabihin mga kapatid na ulang sa mga Islam. Kung sino man ang siyang magiging dahilan, ang kanyang mayamanan at ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak, na siya'y malihis sa pindalagdas, siya'y malihis sa turo ng Islam, ay siya yung tao kabilang sa mga taong talunan na mamahal na sa iyong kayamanan kaya nakakalaman ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na mamahal na sa iyong pamilya, sa iyong mga anak kaya nakakalimutan mo turuan sila ng mabuting asal na ituro ng Islam which is yung asal na ituro ng Quran. Sabi nga ni Sheikh Abu Khairi Hamid ng Allah kasalukuyang sheikh, kasalukuyang profesor ng Islam University sa Manila. Ang sabi niya sa mga profesor ng Islam, "Alimu awladukum bil Qur'an wal Qur'an alimu." Turuan niyo ang inyong mga anak ng Qur'an sapagkat ang Qur'an ang magtuturo sa inyong mga anak ng mabuting asal tungo sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Ang asa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Aisha kanya asawa. Tinanong kung ano ang asa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang ano ang kanyang hulog-hulog? Ay ang asa. Sabi Aisha radhiyallahu anha, binti Rubah radhiyallahu anha, hulog-hulog ang asa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang Quran. Kaya pag-aralan, which is komplikado bawat sa ating pag-aralan, ang nilalaman ng Quran at mga hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat kapag nalinis tayo ng landas, nalinis tayo mula sa Islam, tungkol sa paligawan, dahil sa kayamanan, dahil sa ating pamilya, at iyan ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa min al-khasirin, kabilang ang tawang yakon sa mga tawang talunan, taong lugi, taong bankrupt sa araw ng pagbubuhay. Kaya panawagan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sunod na ayat. Sunod na ayat ang sunod na nabiraw na yun ang usahan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala وأنفقوا مما رزقناكم من قبل وأنفقوا مما رزقناكم ويقول واتقوا الله سبحانه وتعالى بيلاً بأودوس وأنفقوا commandments you verse وأنفقوا سبح الله سبحانه وتعالى أغورين لي وأنفقوا يوم مغا بيمانا sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gugulin sa atin bi-zikrillah subhanahu wa ta'ala.
Nagmamagin ka ng pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala sa bagong paraan. Meron tayong obligatory charity at meron tayong voluntary charity. Which is ang obligatory charity o tinatawag na zakat naman ay pagbigay yun sapagkat kapag hindi mo ibinigay ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong kayamanan ay magkakaroon ka ng kasalanan. Pangalawa, voluntary charity, yung tinatawag ng awang gawa. Na kung saan sa akin ang Allah subhanahu wa ta'ala pinigang pag-iigay at sa tao ng mukmin. Wa ang kasing mukmin na sa kunakang at gugulin nyo sa pamagitan ng kawang gawa ang inyong mga kayaman. Min kaman ay yakti akilak ng mawaw baka kaman kayo kapusan ng kamatayan. Na maging sa hadith, ni Propeta Muhammad sa Ustad Jadu na maging ni Ustad Jadu sa Tumola ng mga Haydi, sabi ng Propeta Muhammad sa Ustad Jadu na ito kang usan ka wala kang masin. Samantalang ito, ang lima na nasa iyong sarili bago ka naman dumating sa iyong ang lima. Na kung saan ang lima na iyong napaloon doon na samantalahin mo al-ghina'u qabla faqri. Samantalahin mo na ikaw ay mayroon iba na ugulin mo sa pamahitan ng kawang gawa ang iyong kayamanan. Mga kapirasyong kayamanan, hindi naman sila lahat. Yung kapirasyong kayamanan natin para kay Allah subhanahu wa ta'ala bago ka ba dumating ang panahon na kung saan tayo ay walang-wala at tayo ay magsisisi na kung saan bakit hindi natin itong nabahating sa kawagawa para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapalit magulang sa pagdamasalan na ikita natin na nababawasan yung amount ng ating kayamanan. Subalit ang ating Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi yan nawawasan pagkos ito ay nananagalan. Iyan ang isang definition ng zaka. Ang nama, tumutubo. Bilang investment kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sadaka, yan mo. Siya ay tumutubo. Kung titingnan natin yung meaning ang sadaka ng jariya, awang gawa kung saan ay umaalos na para matubig or batis na umaabot. Al-jariya, sadaka nun, jariya umaalos. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yanqusu min al-mal sadaqatu. Kailanman, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi nakakabawas sa ating kayamanan ang pagkagawa-gawa. Bansyasin sa ito mga wala. Subalit ito ay nakakadagdag ng investment natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay aalagaan natin sa araw-araw. Bilang nagtitiwala para kasi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. At kabilang pa ito sa mga sifa o kapatiyan ng mga tao Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi Allah subhanahu wa ta'ala sa Al-Quran, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَأَسِيرًا. At sila'y nagbibigay sa mga tao dukha, mga tao mahihirap bilang pagmamahal sa gawain na yung para kay Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَبِيمَ عَلَىٰ mga tao kulida, pangpangulida ay kailangan pinapakain. Wasira at yang sa mga tao kanilang dila sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, una noon ay kakalihan ng isang Muslim na makita ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pagkakaroon ng nagaling at kawawa para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-mawt. Ang inyong gastusin sa pamahitan ng kawawa para kay Allah subhanahu wa ta'ala ay inyong mga kayamanan. Min qabli
ay yakin ahadakum al-maut baqadakum kayo kagutan ng kamatayan. Sapagkat kapag inabutan kayo ng kamatayan, kayo ay makakapagsabi bilang panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu Rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib. At nakatao kayo na kung saan kanilang hinugol ang kanilang kayamanan ng kanilang mga anak na diibat o ulitis sa turo ng Islam, sila'y pangangarap kay Allah subhanahu wa ta'ala sa oras ng kanilang kamatayan. Ya Allah! Sabi nila, kaya kung ano pala wala ang harta ni Ya Allah, kung iinigay ko pa ng ayon sa ganyang oras lamang ang aking kamatayan na ito, paasaddaqaw ako ang mas salihin. Walang malilangan niya Allah, ako ay tutulong sa mga dukha, ako ay gagawa ng kawaduhan. Huwag ang mga salihin at ako ay mapapalitan sa mga tao, mga salihin. Mga tao ang mabubuti, mga tao ang may tunay sa pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa araw ngayon, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Al-Baqarah, yawma yadurul mar'u ma qaddamat yadahu. Araw na yun ang kung saan masisilayan ng mga tao ang kanilang gawa nung sila'y nabubuhay pa. Kung kaya sila'y nananakit, kung kaya sila'y magsusumamo ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung maaari ay mabalik sila sa kanilang kabuhayan sa punong ibabaw, kanilang pumubuhay din sa punong ibabaw para makagawa ng mga awang gawa bilang pagpulong sa pagwa, bilang pagpulong sa mga ulita. Subalit sa ibang Allah subhanahu wa ta'ala, walay yukhir Allah nafsan ida ya ajalha. Subalit sa ibang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya na-extend, la yukhir Allah nafsan ida, la yukhir Allah ida ya ajalha. Subalit sa ibang Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi niya i-extend ang buhay ng isang tao ni isang segundo lamang. Kapag oras mo na, oras mo na. Kaya tayo lang kapatid-tahunan sa pagkakas na. Huwag natin hayaan na malinis tayo sa landas ng Islam. Dahil sa ating yaman, dahil sa ating kayaman, o dahil ang at dahil sa ating mamanak. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga ayat, wallahu khabirun bima ta'malun. Katiyagin ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang naman ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nakakapasin sa inyong mga ginagawa. Ito man ay sikreto o hindi. Ay nasisilayan, nababatid, alam lang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid na ulang sa pandang Islam, huwag natin hayaan ang ating mga buhay na malihis sa tuwid ng landas. Malihis sa Islam, dahil lamang sa ating kayamanan, dahil lamang sa ating pamilya na kung saan ito ay inawa lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin bilang pagsukong kung makakalaman pa natin siya o lagi natin pangalaman. Lagi natin lalahay ang Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ang pag-alala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nakakapagkaratan ng kalooban. Barakallahu li walam walam. Wala sa akin ang isang namas ng pinggul ni David, mas na kapirubin na huwag mo. Alhamdulillah. 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 ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد عباد الله ان الله سبحانه وتعالى قد انزل ملائكه اي لا غير من نور ان قربنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم at ito'y pinagputos ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay laging magsalawa kay Propeta Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam sa talata o sa nabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أنت رب العالمين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم إنك عافو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عافو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عافو تحب العفو فاعف عنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم يا مؤلف القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رزاق يا رب العالمين. اللهم ارزقنا ايمانا كاملا وارزقنا علما نافعا ينفعنا ويرفع الناس جميعا وارزقنا رزقا حلالا طيبا وارزقنا عملا متقبلا يا رزاق يا رب العالمين. اللهم اهدنا الى صراط مستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء. اللهم ارفع عنا الوباء يا رب العالمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة رب العبرار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن مسجد الصفوف من تمام الصلاة وعثري ولا تختلفوا من أحبط قلوبكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا الله أكبر
الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Thank you.